itaas ang ulo nyo dahil sa sakit nito? Huwag naman mga kababayan dahil may solusyon yan. At yan ang topic natin mamaya sa Kaisusan Tayo. Nakaranas ka ba ng sakit na para daw binibiyak ang ulo sa sakit? Opo, ma'am. Ganun ba yun? Opo. Anong umiinom ka ba ng gamot o ano? Opo. Sa tingin mo, sakit lang ng ulo yan o migraine? Migraine. Migraine? Sa tingin niyo, bakit sumasakit? Akala ko kasi sa ano, sa mata. Sa mata. Kaya lang, may salamin na ako. Oh. Ganun pa rin. Oh, ano, pag umaatake, sakit ng ulo, anong nangyayari? Nahihirapan pa kayo magtrabaho? Oo, kasi masakit yung bato ko. Pag medyo pagod. Pag pagod? Kasi madaling araw pa lang, andito na kami. Pag mabenta ba, sumasakit ulo mo? Hindi naman. Pag matumal, masakit ulo? Ayan. Kasi parang bang binabarina. Oo. Oh, nasubukan nyo naman binarena yung ulo nyo? Hindi pa. Diego, sasamahan ako sa aking pagbisita sa Las Haciendas. Dito sa Cubao, may tindahan kaming natagpuan. Di lang isa, kundi apat na palapag ng ukay-ukay. Winner ito, mga manay! Mina-migraine ka na naman ba? May sagot sa problemang yan, ang aming programa. Ang ginisa mo, pasasarapin ang isang secret ingredient. Ano kaya ito? Satsang! Where are you? Wow, ang ganda-ganda naman dito. Grabe. Ay, kabayo! Ay, my gosh! Diego, ano ka ba? Ano ka ba, Ate Susan? Si Diego nga to. Ano ka ba? Ano ginagawa mo dito? Ate Susan, alam kong dito ka pupunta, kaya sasama ako sa pamamasyal mo. Ano ba? Las Haciendas, here we come! Oo, talagang ginaya mo pa. Eh, siyempre naman, idol kita eh. Ay, tsaka pala, dahil bakasyon ko to, nagsama ako ng PA. Pag sakaling madadapa tayo dun sa ano, may pang-angkla tayo, di ba? Halika na! Halika na, dali! Ano ba yan? Miss nyo na ba ang buhay probinsya? Pues, join na kayo sa tripping namin sa Las Haciendas Resort Farm dito sa Laurel, Batangas. We'd like to create a community where we'll be able to preserve the provincial lifestyle, no? Amidst the amenities of the modern amenities that we have. Nakasakay ka naman ng kabayo? Sa taping, dati ng bubble gum, pero hindi maanda. Ito, sakay ka? Huwag ka matakot. Okay lang. Yeah. Pero teka, bago ako, ibadji muna, kaya ako nga sinama yung pan-testing. Bagay niya ka ba, kuya? Bitawan mo! O, oh, diba? Mukha na siyang haciendera o haciendero. Whatever. Viva Baba G! Siyempre, hindi kami papatalo ni Diego. Aba, kuya, ay, baka akala nila goddess of horse ako! Horsey-horsey, tigidig-tigidig! Dalhin mo kami sa ibang daigdig! Nalulula ako! Ay, kuya! Mahangin pa! At least, Diego, kahit paano, nagmistula kang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa.
Ito yung isa sa mga activity na pwedeng gawin pagpunta dito sa Las Haciendas. Pupunta tayo sa ano, sa Ambon-Ambon Falls. Halos isang oras ang trekking para marating ang tinatawag nilang Hidden Valley. Sana hindi tayo abusin, ano? Ano din? Kapapadji, ang iyong stocking! Napasama! Ang lamig ng tubig! Ang sarap! May madadaan ng baboy sa putikan. Lumang kabahayan. At apat na ilog lang naman. Baba G! Baba G, hawak! Baba G, Lahat yan para makatikim ng Ambon ng Kalikasan. Okay, so ngayon alam mo na kung ba't Ambon-Ambon. Ambon kasi yung tubig galing sa Ayan, falls. No? Ambon-Ambon. Pagbagsak na gano'n, may Ambon lang. Ano tawag daw? Parang ano lang, wisik-wisik. Angge-angge. Yeah, angge-angge pala. Iba naman ang eksena ng adventure na ito. Pwede ba may tumulak sa akin? Kasi ready? Diego? Lights, camera, mudslide! Padulas. Hindi pa natatapos dyan ang saya. Mawawala ba naman ang paborito nating gawin? Swimming! Ladies and gentlemen, from Cavite City! Campsite din ng Las Haciendas where you can go camping kasama sa package ang lahat ng activities na ito. Iba talaga ang buhay probinsya, payak pero rock. Kaya kung umaapaw ang kaligayahan namin na inyong nakita, aba, ganito rin kami kasaya kahit pa sa likod ng kamera. Kay Susan tayo! Kay Susan tayo! Susunod, apat na floors ng ukay-ukay. Keri nyo? Well, todo na to. Ayoko na sana bumili. Kaya alam, paano ko naman hindi matutukso kung 25 pesos lang yung ganito, oh. Ang ganda pa ng tela, di ba? Kay Susan tayo! Saan galing yan? UK! Oo naman, susunod talaga ang pare ko. Ang ganda may slipper mo.
UK! Huh? Galing naman, Mari. Paano ba ako makakapunta sa UK? Ang layo-layo yata nun. Ay, naku, Mari. Madali lang pumunta sa UK. Sasamahan pa kita. Ano yan, Mari? Wala akong passport and visa. Naku, yung pupuntahan nating UK, hindi mo kailangan ng passport at visa. Ako bahala sa'yo. Kailangan, Mari, maging maganda ako kasi anniversary namin ang cupcake ko. Ano naga? Siyempre naman, yung lang afford ng budget natin. Oh, hindi ako bahala. Sasama kita sa UK. Talaga? Oh, my God! Ayan, Mare, we're here in UK. Wow, Mare, ang bilis naman. Hindi na tayo nag-aeroplano. Ano ba, Mare? Ito yung sinasabi kong UK as in ukay-ukay. Excited na ako, Mare. Kaya halika na dahil medyo malaki-laki to. Eh, kailangan makapamili na tayo para sa anniversary niyo ni Cupcake. Sige, Mare. Sige, excited na ako. O, so, sige, halika na. Ang sinasabi kong UK kay Mare ay walang iba kundi ang Lolo Oboy's Ukay-Ukay. Hindi mo na kailangan pumunta sa UK dahil four-story building ito na puro ukay-ukay. Magsasawa ka sa dami ng pagpipilian. Halika, Mars. Ito na yung ano. Ito yung first floor eh, ha? Pili-pili na tayo dyan. Pinagmamalaki nila rito ang kanilang mga export overruns. Mga branded na damit sa murang-murang halaga. Ay, so para ka din nasa Amerika pala nito. Original. Talaga? Oh. Ang sleeveless shirts, 99 pesos lang. At ang mga t-shirts and blouses, up to 150 lang. San ka pa? Ganyan. Ay, parang ano pala? Parang sa apron. Akala ko naman apron. May mga imported panty at bra pa. 60 pesos each lang. Ko parang unan ko na yan. Parang palda ito, ate. Oo, oh, parang ako nakapalda. Tibak ba to? Akala ko triangle. Take note, ang export overruns dito, hindi second-hand clothes gaya sa ibang ukay-ukay, kundi brand new talaga at very cheap prices pa. Ay, cupcake? Bagay ba? Ang dami naman magaganda dito. Para kay cupcake ko. Ba't ako magsusukat niyan? Ikaw. Ha? Ang gagawin ko dyan. Ikaw kakasal ka ba? Ikaw po. Ba't ako? Welcome to the UK Fashion Show. Presenting Shani! Ibang level ang ganda ng kumari ko, ha? Ang t-shirts nila rito as low as 120 pesos lang. Etong very nice jacket ni Mare, 150 lang. Ang gown na ito, 250. At pati bridal gown meron sila, 1,000 pesos lang. Ay, ba't bigla ka ikinasal? Akala ko anniversary nyo lang. Kaya naman, nataranta ako sa pamimili at pagsusukat. At ang pinakamasaya sa lahat, pwede ka pang tumawad. So ito magkano to? 150. Pope, magkano tawad ko? 120. 50 na lang? Oh. Sobra lang niya. Ito, magkano to? Talaga 50 na lang? So, thank you. Ito naman. Okay. Moving on, punta naman kami sa second floor. Dito sa second floor, walang katapusang sandamakmak na damit pa rin. Liga. Bukod sa mga damit, sandamakmak na bags ang makikita nyo rito. 150 to 350 pesos lang. Ito ba gusto mo? Okay na bago. Ang dami-dami mo naman tinitingnan, wala ka naman binibili. Meron din mga sapatos na talagang type na type ko. 200 to 350 pesos lang ang shoes nila rito. Caring-caring, no? Hi! Sumasakit na ang pulsa ko. Teka lang, nag-iisip ako. No exchange. No refund. But you have to pay.
Okay. At kung naghahanap kayo ng mga murang Christmas decors, meron din sila rito sa second floor. Ayan, sakto-sakto. Magpapasko na. May mga Christmas decor. Lika, dali. Baka makuha natin ng 25 isang Christmas tree. 25 pesos each lang ang mga ito. At ang Christmas tree, mula 700 to 3,000 pesos. Depende siyempre sa laki. Not bad, ha? Pero sa third floor ko nahanap ang pinakamaganda kong find. Ayoko na sanang bumili. Kaya alam, paano ko naman hindi matutokso kung 25 pesos lang yung ganito, oh. Ang ganda pa ng tela, di ba? Wala na. Talaga, maubos na pera ako dito. Super bagsak presyo ang mga damit nila rito. Akalain mo lahat ng ito? 25 pesos lang? Bakit 25 na lang siya? Ano pa pag sinuot na tutunawin din? Okay. Teka, Mare. Mukhang nakalimutan mo na yata ang para naman kay Cupcake. Kala ko para kay Cupcake. Eh, siyempre, mas kailangan mas maganda ako. So, nalimutan mo na si Cupcake? Oo. Takman eh, tawa. Puro Cupcake, naman, Cupcake eh. Kanina. Pagdating dito, puro ang... Ito bagay sa akin. Bagay sa akin to. Ito bagay sa akin, di ba? Toys, toys, toys galore. Mula 10 pesos hanggang 300 ang iba't ibang toys nila rito. Cupcake ba? Naglalaro pa? Ay, minsan, Mare. Ganon? Wala kaming magawa. Naglalaro-laruan na kami ng mga... Tingin ko nga, kaya mo hindi nabilhan eh. Di lang yan, may appliances at kitchenware pa. Hello, Cupcake. Oh, sorry. Itong asawa mo, nag-soft drink na dito dahil nalimutan ka na. Mare ka na, Mas. Dami-dami mong pinamili para kay ano, Cupcake, ha? Mare, ang saya ng trip to UK, ah. I love it. Talaga, you love it? Okay. At ang masaya pa yan, Mare, pwede pa tayo magpabalik-balik sa UK, di ba? Pang-label na tayo ngayon, Mare. Mm-hmm. Talaga, social na tayo niya. Liga na, liga na. Kay Susan tayo! Susunod, ang atake ng nakaririnding migraine. Susolusyon na natin. Kay Susan tayo! Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Hindi yan solusyon sa problema mo. Hep, hep, hep. Talo niyo pa ang eksena sa telenovela, ah. Eh, migraine lang naman ang pinagtatalunan niyo. Meet Sheila, 31 years old. Bata pa raw nang unang atakihin ng migraine ang young mom na ito. Nag-i-start sa pag nahihilo ka, yung ano niya, sakit niya, paano na lang paano, yung paggrabi ng paggrabi na, para bang pinupokpo ka ng martilyo na ang sakit-sakit dito. Halos lahat ng araw ay sinubukan na ng ating bida. Maibsan lang ang sakit na dinadala. Noong una, inom lang ako ng Mefenamic, ordinary lang ng Mefenamic, and then mawawala lang siya ng mga 2 hours, 3 hours, tapos may babalik na naman noon. Ang migraine ay isang uri ng pananakit ng ulo na sanhi ng pagkakaroon ng abnormal na contraction ng mga ugat sa utak na nakakaapekto sa daloy ng dugo. Ito raw ay maaaring mamana. Wala rin daw pinipiling edad ang hagupit ng migraine, ngunit mas prone daw ang mga nasa edad 16 to 40 years old. Maaaring tumagal ng 4 to 72 hours ang atake ng migraine. Ayon sa isang eksperto, ang taong may typical na migraine attack ay maaaring makaranas ng isa o ilan sa mga sintomas na ito. Matinding pananakit ng ulo na sinasabayan ng pagtibok sa magkabilang sentido. Bigla ang pagsumpong ng pananakit ng ulo habang may gawain o physical activity. Pagsusuka at pagiging sensitibo sa liwanag o tunog. Hindi lahat ng migraine ay pare-pareho. May mga tao na nakakaramdam ng sensory warning sign o tinatawag na aura 15 to 30 minutes bago sumakit ang ulo. Kabilang sa mga warning sign ay ang unti-unting paglabo ng paningin at paglitaw ng tila kumukuti-kutitap na liwanag.
pamamanhid ng mga braso at binti na parang tinutusok ng karayom. At ang panghihina ng katawan at pagkakaroon ng speech problem. Ganito lang salita. Mayat mayang pagkauhaw. Pagkahilo. Pagkakaroon ng intense energy na di pangkaraniwan para sa'yo. Kaya mo to? Pwede rin warning sign ng pagiging irritable at pagkakaroon ng depression. I can't take this anymore! Yung mga symptoms ng migraine, pwedeng symptoms yan ng malalang sakit. Sinasabi lang natin lagi, migraine, yung pala meron cause, hindi migraine, pwedeng ang delikado sa pasyente. So, ang importante talaga, malaman natin whether yung nararamdaman ng pasyente ay migraine o hindi migraine. Ayon pa kay Doc, ang migraine ay pwedeng sanhin ang pagkakaroon ng hormonal change ng mga kababaihan before or during menstruation, pagbubuntis at menopause. Pagdijeta o hindi pagkain. Ayaw mo? Ayaw mo lang. Maliliwanag na ilaw o matinding sikat ng araw. Pagbabago sa oras ng tulog at paggising. At pagpapalit ng panahon. Ang pag-inom ng beer, red wine, at iba pang inuming may caffeine ay maaari rin maging sanhi ng migraine. Maging ang ating mga kinakain gaya ng canned o processed food. Ang mga pagkaing may monosodium glutamate, pickled at marinated. At maging ang keso at tsokolate ay dahilan din para atakihin ang migraine. Sa ngayon, wala pa raw direktang luna sa migraine. May mga paraan naman upang mabawasan ang hagupit na hatid nito. Rekomendado ni Doc ang pag-inom ng pain reliever o pagpapahinga o pagtulog sa madilim na silid. Ang importante dyan, malaman natin yung degree ng migraine. No? Meron kami tinatawag na mga mild migraine, moderate, severe. No? Yung mga mild to moderate degree ng migraine headache, pwede silang mag-respond sa ordinary pain relief. Pero pag moderate to severe ang migraine attack, hindi siya magre-respond sa pain reliever. Kailangan niya na talaga ng tinatawag namin na abortive migraine medicine. Kung di na makayana ng matinding migraine, kumonsulta agad sa doktor. Maaari kasi nga inaakala mong migraine ay pwedeng isa na palang sintomas ng mas malalang sakit. Hindi man kontrolado ni Sheila ang pag-atake ng migraine niya, nakaluluwag na rin ang kalooban na malaman ang sanhi ng kanyang dinaramdam at ang lunas para ito'y maibsan. Kay Susan tayo! Susunod! Ang ginisa ingredient na dapat mong malaman. I-reveal ko na yan. Hanggang kung ito hinahanap eh, ngayon natagpuan na kita. Kay Susan tayo! Pakain ka naman! Kilalanin natin si Malene, ordinary housewife na may extraordinary boredom. Araw-araw, ito ang eksena. Bugnot na bugnot ang ating bida sa paghihintay sa pagdating ng kanyang mister at mga anak. Classified ads ang kanyang pinagbalingan. Yes, ma'am. Okay, thank you. Malene, wake up! Get out of your dreamland! Dahil may inaisip na akong paraan para naman may extra income ka. Total, mahilig ka naman magluto, di ba? Bakit hindi ka magbukas ng isang restaurant? Hi! Hi, Malene! Siya si Chef Darlo sa mga chef ng Kato. At tuturuan kanya ng mga recipe ng tama-tama doon sa binabalak mong buksang restaurant. Ah, mabuti naman po. Salamat. Okay, ma'am, yung tuturo ko sa inyo yung mga simpleng recipe. Okay, lalagyan natin ng konting twist na pwedeng i-serve sa pagiging restaurant. Presenting the ingredients for sitaw and kalabasa de ginataan. Sitaw, kalabasa, bawang, sibuyas, bagoong, isang lata ng gata, at ang
ang sikreto sa masarap na ginisa, ang ating special na ginisa mix. Pinsahan natin ng konting-konting magika. Lagyan natin ng bawang. Sibuyas, na yung hiwa niya parang medyo malalaki. Tapos ibabrown natin ng konti yung bawang siya sibuyas pero hindi sunod. Kasi ito, meron itong gata. So dapat ayaw naman natin na may nakalitaw na mga itim-itim mamaya. So medyo nagbabrown na yung ating sibuyas at saka bawang. Lalagyan natin ito, simple-simple. Kalabasa. Tapos, sasamahan natin ng importante-importante ito, bagoong. Ito yung pampalasa dyan, yung bagoong. Bago natin ilagay yung sitaw, lalagyan muna natin ng, siyempre, gata. Pwede tayong gumamit ng inkan, pero wala pa rin tatalo sa sariwang nyog na piniga. Okay? Lalagyan siya ng isang cup. Isa sa pinaka-importante, special na gagawin natin dito, lalagyan natin ito ng Aji Ginisa Flavor Mix. Kompleto na siya, all-purpose na yung gamit nito. So kahit may sauce, kahit hindi lang gisa ang ginagawa mo, pwede na tayo maglagay. Masarap to dahil kompleto yung gisa flavor nito. Ayan. So halfway, para maluto itong itong kalabasa, lalagyan na natin itong sitaw. Okay. So 3 minuto, tatakpan natin siya. Lalo maging katakam-takam sa customers ang dish, dapat itong i-garnish. Papahuli ba naman ako? Bago muna matikman ang mga future customer ng restaurant ni Malin, ang masarap na luto niya, ako na muna ang lalantak. Sarap? Wala kang kanin. Masarap? Ang lasa? Yan, so magiging hit na hit yan sa restaurant na yan na gagawin mo dahil kinakain lagi ito ng mga Pinoy. Mahilig na mahilig yung Pinoy sa magata. Tama-tama talaga yung lasa, kaya magluluto ako niya talaga. Ang next dish na ituturo ni Chef ay ang giniling special. Ang ingredients, mantika, ginilig na baboy, carrots, patatas, raisins, bawang, sibuyas, toyo, asukal, at ang sikretong pampalasa, ang special ginisa mix. So, sobrang dali nito, lagyan natin yung konting mantika. So, lalagyan natin ng sibuyas, okay, at saka bawang. Kaya, huwag nila susunugin, ha. Pagtapos yan, isimple, lalagyan natin itong ating giniling na baboy. Kung walang giniling na baboy o hindi mahilig kayo sa baboy, pwedeng giniling na manok, yan. Pwedeng giniling na baka. Kung nakikita nyo, wala akong asin o paminta kasi meron tayo nitong Aji Ginisa. Ayan. Ito ang gagamitin natin para sumarap itong baboy. Imbis na asin at saka paminta, Aji Ginisa ang gagamitin natin. So habang niluto ito, lalagyan natin ng konting-konting asukal. Gusto ko lang mag-balance yung lasa niya. Lutuin for 10 minutes. Pagkatapos ay lagyan ng konting toyo para mas katakam-takam ang itsura. Para magkakulay lang siya. Siyempre, lalagyan natin siya ng extender. Yun ang pinaka-trick sa pagnenegosyo. Kailangan lagi may extender. Bakit? Siyempre, para ma-pressure mo na mas mahal, namuray lang yung ingredients mo. Lagyan natin yung carrots natin. Yung patatas. Ito yung mga extender. Okay. At yung raisins. Okay, lagyan natin yung raisins. Alu-aluin na sa 10 minutes of cooking, pwede nang ihain ang giniling special. Lagyan ng bell pepper at repolyo to garnish. Gata. Sobrang lasa, no? Mm-hmm. Tagagulay ito hinahanap eh. Ngayon natagpuan na kita. For the ultimate test, eto't pinatikman ni Malin ang kanyang luto sa prospective customers. And the verdict is in. Pwede nang magtayo ng sariling resto si Malin. Kaisusan tayo! Kaisusan tayo! Mga mare, in season na naman ang katatakutan. Kaya naman para mas kagulat-gulat ang Halloween party ng inyong mga kids, make it special with this Halloween-inspired treats. Heaven? Ang ganda!
lang ako. Ganitong-ganito sa kasino. Lagyan akong biko! Lagyan lang akong biko sa pag-ibig! Hindi ko nang magagawin ko! So, mag-assume lang problema ko. Huwag kayong matakot. Hindi itong tulad ng mga kulam na napapanood natin sa TV o sine. O mga kapuso, kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa mga kwentong hitik sa kaalaman, nakalilibang at kapakipakinabang. Ako po si Susan Enriquez, ang kumari nyo. Tandaan, ubiuti ang buhay nyo dahil tuwing linggo, kay Susan tayo! Kay Susan tayo!